آیسکلم؟ میس okay lang ako. Salamat. Susunod. Pag naglalakad, gamitin yung mata. Hindi yung sa nakatingin. Ay, si Sarah! Oh, Sarah, Nam! Kamusta? Aka na. Next. Anong next? Bokya. Nang bokya tayo. Ay, okay na yung inaanak. Pili ko pang shampoo commercial kaya tayo sa nila. Ah, meron pa. Dad, ang ganda naman po dito. Ang laki ng bahay. Mga associates yung gumawa niyan. Alam mo, kung meron kang gustong ibahin dito, sabihin mo lang sa akin na kung hindi mo masyadong gusto yung furniture, just let me know. Pwede natin silang palitan. Alam mo, itong bahay na to, this will be your first project bilang isang interior designer. Actually, Mom, it's perfect. We're home. Are you happy? Opo. Alam mo naman, di ba, kung gaano kita kamahal? Lahat ibibigay ko para sa'yo. Salamat po. Sarah. Sarah. Sina. Pa. Diyan ka natulog. Pasensya na po, napagod ako sa biyahe sa Maynila eh. Nag-audition ako, kaya lang, bokya. Ano ka naman hindi mapapagod niyan? Halos araw-araw ko na sa Maynila. Gubog na yung katawan mo. Baka magkasakit ka pa niyan eh. Pa, yakang-yaka ko yan. Pasasaan pa eh, madidiscover din naman ako. Alam mo, akala ko noon, habang buhay kaming mabubuhay ng daddy mo na kaming dalawa lang. Pero hindi ganun ang nangyari. Kasi dumating ka sa amin. Ikaw ang kumumpleto sa amin. Ipinagtimpla kita ng kape, oh. Salamat. Nainit pa yan, ha? Nora? Bakit? Naisip ko, ba't hindi tayo magbakasakali sa Maynila? Sa Maynila? Yeah. Tawa na ako kay Sarah, eh. Lagi na lang siyang dumadayo. Tama naman siya, eh. Hindi niya matutupad yung mga pangarap niya hanggat nandito tayo. Eh, paano tong kabuhayan natin dito? Bebenta ko tong tricycle. Pagsimula natin. Meron naman nag-alok na pumasada ako ng taxi. Siguro naman makakaraos tayo nun. No? Bakit? Napakabuti mo, no, Ishmael? Napakaswerte namin ni Sarah na ikaw ang kasama namin sa buhay namin. Mahal na mahal kita. Mahal din kita, Ishmael. Tara! Saan ka pupunta? Sa mall po. Bibili lang ako ng supplies. Do you need anything? Sasamahan na kita. Hindi na po. Okay lang po ako. It's your first day back at the office, right? Kahit po ni Mommy. Okay na po ako. Sigurado ka ba? Opo. Babalik rin naman po ako agad eh. Ingat ka. Salamat po. Rina? Pa. Pa. Salamat po ah. Manila!
Ma, bilhin lang ako ng tubig, ha? Pa, makikina. Pa, makikina. Pwede ba kahit anong mangyari, huwag naman mo sasabihin to kay Mommy, Daddy, ha? Opo, Ma'am. Salamat. Ale, pwede ho ba akong magtanong? Ano yun? Yung dati hong koral ng baboy dito, kung saan nakatara si Laura Suarez. Walang Laura Suarez dito, eh. Tsaka yung koral ng baboy na sinasabi mo, matagal nang giniba yun. Eh, si Sara Suarez, ho? Sara, siguro yung hinahanap mo yung mga nakatira dito dati. Kung wala na sila, lumipat na. Alam niyo ba kung saan sila lumipat? Naku, hindi na namin sila inabutan dito. Nung lumipat kami, wala na sila. Salamat, ho. Welcome back, sir. Ma'am. Your coffee, sir. Hi. Thank you. How do you like your coffee, ma'am? Ipagtitimpla ko rin po kayo. Who are you? Bagong secretary po ni Sir Antonio, ma'am. Is everything ready for my meeting? Yes, ma'am. Actually, ma'am, nandun na po lahat sa conference room yung mga directors and investors. Kompleto na po sila, ma'am. That's good to know. You may go now. I'll be transferring you to the accounting division. Oh, teka, kukuha ko ng tulong. Ay, boys! Adjan yung inaanak ko. Tulungan nyo ka. Dali, papakilala ko kayo mamaya. Ano sa likod nyo ba ang gamit? Mari, halika kayo. Halika na kayo. Auntie, samahan mo sila. Pare, halika kayo. Dito tayo sa loob. Halika kayo. Inaanak, halika kayo. Yung mga boys ng mahala dyan, halika kayo. Tuloy, tuloy. Andi, tulong! Ano, alin kayo dito? Dandahan, ha? Mabait mo pala tayo ng mga taga-Maynila na tumutulong sa mga kapitbahay. Ano kung matutulong ngayon? Kaya ang tayo lumay ang mga lalaki. Kasi sabi ko, ipapakilala ko sila rito kay Sara. Iba talaga ang kamantan dito pinanak ko. Hindi lang pang Miss Araya, pang Miss Manila pa. Marang-mara sa ninan. O dito tayo, alin kayo. Tuloy, alin ka. Ito na? Pasok, o. Diba? Ito. Alin kayo. Naman, papakilala mo na lang ako sa mga lalaki doon kasi para mga hindi naliligo. Sobra ka naman, naligo na yung mga yun. Hindi lang halata. Ganun talaga mga taga-Maynila. Ah, boys! Pasok na dito! Lapag lang muna dyan. O, sige na. Salamat. O, go na. O, mamaya na ang pa-cute. Sige na, kabundang inaanak ko. Sige na, sige na. Okay, okay. Na. O, sige, salamat ah. O, ate si Nikki, inagpuhan. O, paano, mare, pare? O, enjoy yung babi yung bahay at tarayo pa kami ngaayusin ni Andy. Toy, salamat. Oo, welcome, welcome. Andy, halika na. Lucille. Ma'am, may nagawa po ba akong mali? Look, I'm the owner of this company. So I don't have to explain myself to you. Alright? You may go now. Thank you. Anong problema mo? Ba't mo ginawa yun? I just don't like her working for you. Sekretary ko siya. Oo nga, alam ko yun. Pero, you know, don't worry.
Maghanap ako ng ibang sekretarya para sa'yo. And this time, ako mag-i-interview, okay? You know, just do whatever you have to do and I'll do the rest. Ma, Pa, ito ba talaga sa Maynila? Lahat small version? Eh, mas malaki pa yata yung tinitira natin dati. Ikaw naman, ito na nga pinakamagandang lugar na nakita ni Ninang mo eh. Saka mas mapi pa tayo. Kaysa naman sa mga nakita natin doon sa kalsada, doon na sila natutulog. Ang mahalaga, may bubong tayo na masisilungan, tapos kumakain tayo tatlong beses sa isang araw. Saka kita mo naman, maayos naman ah. Sabi pa ng Ninang mo, meron kang sariling kwarto dyan. Yan na ba yun? Oh, dyan, siguro. May bibiro lang naman ako, Pa. Eh, yakang-yaka na to. Pakiramdam ko nga, electric fan lang kulang dito. Mawawala na rin yung lamok eh. Saka, pag nakaraket ho ako, unti-untiin ko naman yung mga appliances dito eh, para naman maging komportable kayo dito. Huwag mo nang intindihin yun. Mas malaki kikitain ko sa pamamasada ng taxi. Ano bala sa lahat? Pamilya tayo, dapat nagtutulungan tayo. At tanungin kaya si Itoy ko kung pwede kong negosyong gawin dyan sa labas. Oo nga. Ma, Pa, pasensya na kayo ah. Alam ko, nahihirapan kayo sa bagong simula na to. Para lang suportan ako sa pangarap ko. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawin ko naman lahat para huwag mapunta sa wala itong mga ginagawa ninyo eh. Malay nyo, di ba? Dito sa Maynila, dito ako mag-iisang sikat na artista. Pag yun nangyari, Pa, Ma, magiging masarap na yung buhay natin. Ikaw, Papa, magiging Don Ishmael ka na. At ikaw naman, Mama, syempre hindi ka mawawala. Naku! Doña Lot. Huwag na! Hindi kaya! Ang bogoy! Masasigurado ako, dito na yung pag-asa ko. Sige lang na. Papasok ko na sa loob. Tara na, magpapit na tayo pa. Kapit bahay natin. Good evening po. Lucille! Nandito na si Kara. Kara! Kara! Where have you been? Ang paalam mo sa daddy mo, diba mamimili ka na? Eh bakit ngayon ka na umuwi? Anong oras na? Naglibot lang po ako. I'm so worried about you. Huwag mo lang uulitin ito, ha? Wala ka na sa Amerika. Nasa Maynila ka na. Delikado dito. Eh, Mom, nagpaalam naman po kay daddy. Oo. Nagpaalam ka sa kanya, pero hindi ka nagpaalam sa akin. Diba ilang beses ko naman sinasabi sa'yo, diba? Kung gusto mo umalis, kung gusto mo lumabas, sasabihan mo ko para masasamahan kita. Naisip ko po kasi pupunta ka sa office today, kaya hindi ko na po nasabi sa inyo. That's not a valid reason. You know I'll drop everything for you. Kahit trabaho ko pa yan. Kaya-kaya ko yung talikuran para lang sa'yo. Mommy, I'm sorry. It won't happen again. Saan ka pa talaga nang galing, anak? Are you okay? May problema ka ba? Bakit mukhang malungkot ka? Wala po. Okay lang po ako. Oh. Wala nang umalis si Kara. Wala nang dasal na hindi ko umiyak. Hindi ko mapigilan eh. Naalala ko yung kalagayan niya nung mawala siya sa atin. Di ba sabi ng doktor, malala yung sakit niya? Manang, ang sabi ko ni Kara, okay lang daw siya, wala daw siyang problema. Tingin mo ba yung itsura niya, okay siya? Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Kara, di ba alam mo naman na ayokong naglilihim ka sa akin. So tell me the truth. Ay, nibago lang po ako siguro na wala na po yung mga tao naging part ng buhay ko. Paano na lang? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Buhay si Kara. Ano naman ang pinagdadasal ko? Araw-araw. Gabi-gabi na sana kahit wala siya sa atin, eh, hindi pa siya nawawala sa atin ng habang buhay. Na sana, kahit wala siya sa piling natin, malang araw makikita natin siya ulit. Ganun naman pala eh. Namimiss lang yung mga friends niya sa Amerika. Nakakalungkot din dahil wala pa siyang kakilala dito. Don't worry, Kara.
One of these days, ipapakilala kita sa mga anak na mga kaibigan ko, ha? Ma'am, hindi na po kailangan. Hindi na kailangan. Alam mo, mas karapat dapat silang maging kaibigan mo. You need to choose your friends. To make it in this world, you need to be with the right people, okay? Halika na. Kumain na tayo sigurado kung gutom na gutom ka na. Halika na. Kung malabig na siguro yung niluto ko, iinitin ko na lang ulit. Halika na. Mangyayari din yun, ha? Mangyayari din yun. Magtiwala ka kay Kara. Nalagpasan niya ang sakit niya. Mga ngayon, nakapagtapos na siya at may maganda ng trabaho. Sana na. Sana, no? Sana hindi siya pinabayaan ni Antonio. Sana walang nangyari masama sa anak natin. Dahil hindi ko mapapatawad si Antonio kapag may nangyari masama kay Kara. At lalo hindi ko yata mapapatawad ang sarili ko. Tama na. Tama na. Sa tuwing ika'y nawawala sa isip, alaala mo'y muling nagbalik. Ay! Lobat! Ha? Kuya naman eh. Sayang naman yung pagkanta tsaka pag-arte ko. Eh, para saan ba kasi ito? Ito ang maging susi ng kayamanan natin. Ang yaman, Andy, pinaghihirapan. Pinaghihirapan ko naman. Hindi lang naman ako sumasama-sama sa racket kasama si Sarah. Kundi, may trabaho rin naman ako. Diba, electronics nga ako? Saka hindi naman nasayang pagpapaaral mo sa akin. Kahit na, tingnan mo naman ha, hindi na ako maganda o gaga kakaracket. Namamaos na ako sa pagtinda, napapasama na ako sa paggupit-gupit, o napupuyat ako sa kakataping. Nag-iipon ako para ma-enroll ka sa four-year course. Kuya, hindi naman ako nagpapabaya sa trabaho eh. Tsaka, alam mo na kung bakit ko ginagawa itong video, diba? O, sige nga. Para kanino ba yung ginagawa mong yan? Para kay, ano? Nang! Para kay Ellen DeGeneres, pati si Oprah, yun! Yung dalawang yun. Yung dalawang yun? Oo. Oh. Ang taas talaga ng pangarap mo! Alam mo, kaya tayo mag-best friend. Teka lang. Sarah, bakit nandito ka? Hindi ka ba tapos mag-ayos sa bahay niyo? Ano ka ba? Saglit lang naman yun eh. Natapos na namin agad. Inang, kaya talaga ako nandito. May alam ka ba kasing racket dyan? Kailangan ko talaga kasi ng pere. Ay, tamang-tama. May beauty contest sa metro. Isasali kita doon. Ay, talaga nang? Malaki ba yun? Itatanong ko. Nako, sigurado ako pag nanalo ko dyan, sisikat ako. Magkakaroon ako ng commercial, magiging artista ako, magkaka-love team ako. Love team? Tamang-tama. Kung sikat ka na ng artista, baka sikat na rin ako na singer nun. Tsaka, baka pwede na tayong mag-love team nun. Love team? Tayo. Ano ko ba naman, Andy? Siyempre, kung magkaka-love team ako, gusto ko naman yung makisig, yung gwapo, yung talagang kikiligin ako, ganun. Napakatayog naman ang pangarap mo, inaanak. Baka sa langit mo na mahanap yan. E ba paano kung wala kang mahanap dito sa lupa? E di, doon na lang ako sa mayaman nang yung pagbubuhay yung prinsesa ako. Ganun. Kahit mong kurikong? Eh, tatapat ko naman sa ganda ko. Kahit di ka mahal? Oo nga! Siyempre, bongga kung mahal ko. Eh, pero mas bongga rin naman kung mayaman tapos mahal ko, diba? Nang, dapat kasi practical sa panahon ngayon. Diba, aanhin mo naman yung love kung mamamatay ka naman ng dilat sa kalsada. Tapos mahihirapan lang ako. Siyempre, doon na ako sa magpapagaan sa buhay ko. Kuya, labas muna ako. Sige. Nang, may bago ka bang dating? Ah, ayan. Ito, nasa baba. Bago lahat yan. Maganda. Ganda. Ako pa siya. Good morning po, ma'am. Good morning. Saan kayo nagpunta ni Kara kahapon? Lumibot lang po, ma'am. Sinagot na yan sa akin ni Kara. I want the exact location. Bingi ka ba? Hindi mo ba ako naririnig? Tinatanong kita, diba? Tinatanong ko kung saan kayo nagpunta ni Kara kahapon. Bakit ayaw mo magsalita? May tinatago kayo sa akin, no? Magsasalita ka ba o gusto mong tanggalin kita sa trabaho? Ma'am, wala naman po talagang ginawang sa mga anak niyo eh. Pwes, magsalita ka! Lucille, ano nangyayari dyan? Eh,
Tinatanong ko lang naman eh, kung saan nagpunta kahapon ni Kara. Di ba sinabi ni Kara na masyal lang sila? Pinagdududahan mo ba anak mo? Of course not. Kinoconfirm ko lang sa kanya. And it's for Kara's own good. Mas makakabuti kay Kara kung tigilan mo na ito. Masasaktan siya kapag nalaman niya hindi ka naniniwala sa kanya. Pwede bang pagkatiwalaan mo lang siya? Ewan ko ba, Antonio? Simula nung bumalik tayo dito sa Pilipinas, parang kinukutuban ako eh. Kara's acting so strange. Paano kung meron na siyang tinatago sa atin? Ano naman tatago niya? Mabait si Kara, Lucille. Ever since, wala siyang ginawa masama. Di naman tama yung kung ano nung binibintang mo sa kanya. Okay, fine. Sige, check ko lang kung ka-ready na yung almusal natin. Sige. Kahit anong mangyari, huwag ka magsasalita. Sir, alam niyo na po na... Huwag ka lang magtanong. Sundin mong gusto ko. Pero sir, matatakot ko talaga kayo, ma'am. Ako nang bahala sa'yo. So, sir. Mag-prepare ka mamaya, ha? Aalis tayo. Saan po tayo pupunta? Naku, Kara. Siguradong magugustuhan mo. Salamat, Hong. Pupuntahan natin yung kumpanya ng kaibigan ko at sinabi ko na doon ka magtatrabaho. Pero, Mami, nakapag-ano na po kasi ako eh. Sandali. Bakit ayaw mo ba? Diba ang sabi mo sa akin na wala kang mga kaibigan dito? O doon, marami kang makikilala, marami kang pwede maging magkaibigan doon. At saka isa pa, galing sila sa mga magagandang pamilya. Eh, Mom, nakapag-apply na po ko sa isang company. Inintay ko na lang po natawagan ako. Alam mo naman kasi na marami akong kakilala, diba? Di sana natulungan kita. Diba, Kara, yan yung palagi ko sinasabi sa'yo na dapat open ka sa akin. Dapat lahat ng ginagawa mo, lahat ng gagawin mo, dapat sinasabi mo sa akin para alam ko kung ano nangyayari sa'yo. E nasayang tuloy yung effort ko. Anyway, ano bang pangalan ng kumpanya na yan? Sa Olivia Designs po. Olivia Designs. Never heard of it. Lucille, pabigyan mo muna si Kara. Isa lang naman yun eh. Kapag di siya tinawagan, di pwede mo ipasa sa kaibigan mo. Dad, gusto ko lang po sana magpasalamat kanina. Alam niyo po, gusto ko lang po kasi talaga magtrabaho dun eh. Wala yun. Alam ko, minsan, sober na yung maya mo eh. Pero intindi mo lang siya. Mahal ka lang yung talaga niya. Dad, alam ko naman po yun. At mahal na mahal ko rin po si Mommy. Yun naman pala eh. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo na sa araw ah. Yung pumunta ka sa Pampanga. That I'm sorry. Umayag akong bumalik tayo dito kasi kala ko naiintindihan mo ang sitwasyon. Pero ano itong ginagawa mo? Dad, nahihirapan na po kasi ako eh. Every time po na naisip ko na malapit lang sila sa akin, nahihirapan po ako. Dad, namimiss ko sila. Namimiss ko si Mama. Yung tunay kong Mama. Nakaya mo silang di kasama ng maraming taon. Nilalagay mo tayo sa alang ngayon sa ginagawa mo eh. Para pagdalaman ng mahay mo to. Dad, hindi ka po ba nabibigatan? Na ang dami-dami nating sekreto kay Mommy kasi ako po nabibigatan po ako eh. Nihirapan po ako. Ang bait-bait po sa akin ni Mommy. She held my hand during chemo hanggang sa ngayon na gumaling po ako. Pinalaki niya ako, inalagaan niya ako ng mabuti. Tapos ito lang po igaganti ko sa kanya. Dad, nangigilty na po ako. Hindi mahalaga nararamdaman natin. Ang isipin mo, ang mararamdaman ng mahal mo pag nalaman niya ang totoo. Pinoprotektahan lang natin siya. Malaki naman po yung utang na loob ko sa kanya eh. Pero Dad, mahal ko po yung pamilya ko. Mahal ko po sila, Mama. Hindi ko na po kayang itago sila. Alam ko mahirap, Kara. Dahil nahihirapan din ako. Mahal ko si Lucille. Pero wala akong magawa. Hanggat maaari, ayaw ko maglihim sa kanya. Pero Kara, pamilya natin ni Lucille masisira. Kapag hindi tatago ang nakaraan, alam mo pinagdaanan niya. Baka di niya kayanin to.